fishing line na binabato namin sa puerto para makuha namin yung mooring rope ng what? Kuha ng puerto yung mooring rope namin at maikabit sa bollard. Ito yung ginagawa namin, monkey fish. Ito lang yung ginagawa namin fishing line pambato. Bending the spring. Abot. Hey, uno. Abot. Hi guys, ako pala si Fred, 5 years OS sa container ship. So today, i-share ko sa inyo yung trabaho namin dito araw-araw. Mag-check kami ng river, umaga, simula alas 8. So pagkahapon, ganun din, simula alauna. Pero pag natapos namin ng maaga, naghihingi pa kami ng another job order kay Busod. Pumunta kami sa kanya para makatulong din kami para gumana yung trabaho sa Berta. So, pag nasa kwarto naman guys, papakita ko naman sa inyo yung trabaho namin at i-explain ko po. I hope may matutulungan ako at magkakaroon kayo ng knowledge about sa trabaho namin dito sa container ship. Thank you guys. 1 hour later. Hello mga boss! Ako nga pala si Jose. O mas kilala, tinatawag nila mo dito na Joe. Ako ay nag-aral sa Iloilo, pero sa hirap ng buhay, lumipat ako ng paralan. Kaya nagsumikap talaga ako mag-aral para makapagtapos, makatulong sa aking pamilya. Kaya ikikwento ko sa inyo yung ginagawa namin dito sa barko as ordinary seaman. Bago kami dumating ng puerto, may aakyat na piloto, kaya kami tinatawagan ni boss para mag-prepare ng pilot ladder para mag-aakyat yung piloto para dumikit kami sa port. At pagkatapos naman namin mag-prepare ng pilot ladder, i-secure namin at pupunta na kami sa aming station at doon kami sa forward station kasama si boss at yung isang opisyal. At kami rin nag-assist sa mooring rope at sa kami rin yung nag-ahagis ng heaving line. Pero bago kami mag dikit ng port, kami rin yung nagpiprepare para sa tugboat namin kasi hindi basta-basta makadikit yung barko namin pag walang tugboat. Kahit may bow thruster kami, pero kailangan ma rin namin ng tugboat na para mag-assist sa amin. 24 hours later. Hello guys! This is what we're doing while we're staying in port. Alay kayo, papakita ko sa inyo kung ano ginagawa habang kami nasa puerto. Tara! Okay, pagkatapos namin mag-prepare yung gangway o yung hagdan, maghihintay po kami ng advice mula kay chief mate o kay captain kung pwede na umakyat yung stiba o sa kamabisita. So, ito po, papaliwanan ko po. Ito po yung visitor's logbook. Dito po, nililista namin lahat ng umaakyat, kung ano yung purpose nila, yung company, yung oras, at binibigyan po namin ng ID. Tapos, itatawag namin doon kaya sa duty officer na may umakyat na bisita kung kailangan nilang makausap yung official namin. Guys, lahat ng visitors, hindi namin ina-allowed umakyat na walang face mask. Tapos, meron po kami dito sanitizer. Saka, meron kami tinatawag ng metal detector. Sa 10 tao, nagsisearch kami na isa. Random po yun kasi 10% yung isisearch namin. Kasi meron kaming maritime security level number 1. Kaya sa 10 tao, isa lang yung tinitek namin. Random na po yun. Okay guys, dito naman tayo sa cargo operation o sa kargada namin. Ito po ay para sa container ship, container vessels lang. Dito po, ito po yung sa aming tatawag na discharging plant o dinidiskarga ng mga container. Dito po, nakalagay lahat kung nasa bodega o nasa kubyerta lahat na didiskarga namin. At meron din po kaming loading plant na tinatawag o yung ikakarga sa barko. Ito po lahat nakadilaw
May mga kulay po yan. Yung green po ay river. Yung dilaw naman po is normal container. And meron pong pula dito, tinatawag po namin DG container o dangerous cargo po. So, dito po lahat, nikisa namin tuwing tinatawag ng watchman o AB. Saka, isusulat na po. Sinusulat po namin dito sa cargo operation lab po. Lahat po dito nakasulat kung anong position, anong bay po na tinatawag namin. Saka may oras po dito. So, bawat sulat namin dito, tinatawag ng AB. Hello po. 24 hours later. Hello guys! Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung trabaho ng isang OS dito sa container ship. Pag maraming reefer, yung OS lagi yung nagre-reading ng reefer. Ngayon, mahigit 1,000 yung reefer namin ngayon. Kaya simula umaga, 8:00, nagre-reading kami ng reefer. At paghapon naman, 1:00 rin kami nagre-reading ng reefer. Sa bodega, meron tayong 9 na palapag. Tier 2 hanggang tier 18. Sa kubyerta naman, tier 82 hanggang tier 94. Pero yung reefer namin sa kubyerta hanggang tier 88 lang kasi masyado nang mataas. Hindi na namin maabot yung cable wire. Sa pagre-reading ng reefer, kinukuha namin yung supply ng isang reefer container tsaka return. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kinukuha yung supply at return ng isang reefer container. Tara guys! Samahan nyo kami mag-reading ng reefer sa kubyerta at bodega! Tara guys! Samahan nyo kami mag-reading kami! First step, climb on the ladder! Sa isang container ship. Ito isang example natin na reefer, ito ay Star Pool. Nalalaman natin sa posisyon ng barko, day 42 sa gilid, day 12, around 12, and year 82. Makikita natin dito lahat ng container sa barko may kanya-kanya posisyon. Makikita natin sa reefer, nakalagay set point. Ito yung kinukuha namin, yung supply sa return ng barko ng isang river container. At kung may alarma, makikita natin dito pulang ilaw. At may lumabas dito, ito yung pipindutin natin para malaman kung may alarma o wala. Kaya no active alarm, kaya pabalik natin siya. At walang alarma, kaya okay yung ating river. At dito, makikita natin yung container number CAIU 552-1528. Kaya hindi tayo malilito pag naganap tayo ng isang reefer container dahil sa container number at sa posisyon niya. Kaya guys, sana may natutunan kayo. Salamat.
saka naka-string ladder po. So, pupunta naman ako sa Cubierta. Guys, alam nyo, nakakapagod pala mag-akit baba sa bodega. Ikaw pa naman mag-reading ng repair ng 1,000 mahigit. Tapos, yung haba ng barko, 300! Sus Mario! Kaya guys, para sa safety nyo, huwag kayong magmadali. Kasi yung sa barko, tinatapos natin dito yung kontrata nang makauwi tayo sa Pilipinas ng safe. Kaya guys, safety first, always. 1 hour later. Hello mga boss! Sana nagustuhan nyo yung ginawa naming video at sana may natutunan kayo sa mga senior naming experience dito sa isang container ship. At kayong mga fresh graduates, sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Makakasampa rin kayo kahit sa hirap ng buhay, may awang Diyos para sa atin. Kaya try and try lang, makakasampa rin tayo, makakasampa rin kayo, at huwag kayong mawala ng pag-asa. Yan yung masasabi ko sa inyo. Kaya thank you. So guys, ayun, parehas kami ng experience nitong dalawa. So gwapo siya, gwapo din ako. Giniago ba? So ganyan guys, sana tulad ng sinabi ni Joe, may natutunan kayo sa sinishare namin mga ano, trabaho namin dito sa barko. So salamat po sa panonood at paki-subscribe po kay Boss Neil. So yun lang. So, shoutout pala dyan sa ate ko na palagi nanonood kay Boss Niel, sa asawa ko, sa family ko, sa anak ko. See you soon. Malapit na. Uwi na ako. I love you. Shoutout din pala dyan sa pamilya ko, sa Iloilo. Tapos sa Pangasinan at sa kapatid ko na nasa Hong Kong. Shoutout din pala sa kapatid ni Fred na nasa Hong Kong din. At sa girlfriend ko. At sa pamilya niya, shout out sa inyong lahat. We love you and subscribe Boss Neil. What's up mga boss? Kumusta po kayong lahat? Matagal-tagal din ako hindi pa nakaka pag-vlog ng sarili ko. Pero masaya ako dahil gusto ng mga kasama ko na i-vlog sila. So sana nagustuhan niyo yung sa dalawang OS. Actually dapat tatlo sila. Wala si Mark. Shoutout pala kay Mark. Si Mark po yung dati kong kasama na lagi dito sa vlog, yung kalbo. Pinauwi po siya sa Singapore dahil nagkaroon po siya ng bukol sa mata. At ngayon ay pinauwi dahil may ikot sa ospital sa Singapore. Bawal magpa-opera sa Singapore. Kaso pinauwi siya at ngayon ay nasa Pilipinas. Kasalukuyan siyang inoperahan ngayon. Mark, magaling ka. Get well soon. Sana magkasama ulit tayo kahit ngayon malungkot yung tropa, pero sinama pa rin kita sa thumbnail at ako nang bahala doon sa vlog na ginawa namin. Magpagaling ka at shoutout sa pamilya mo, shoutout sa mga lahat ng pamilya kasama ko rito, sa mga taga Batangas, Isla Verde, at lalong-lalong sa kay Kuya Alan Ruelos TV, shoutout. At ayun, sana magustuhan yung video na ginawa ng dalawa kong kasama na OS. At don't forget to subscribe, like and share. At see you in my next vlog.